Kapatid, atin pong sasagutin itong pinapalabas ng mga kaibigan natin, mga Sunday Capers, na ang sabi nila, mayroon daw tatlong Sabbath sa Israel. At itong Sabbath na ito ay ang Friday, ang Sabado at ang Linggo. Itong Sabbath niya ng Friday ay Sabbath ng mga Muslim, at ang Sabado ay Sabbath ng mga Hudyo, at ang Linggo ay Sabbath ng mga Kristiyano. Totoo nga na mayroon tatlong Sabbath sa Jerusalem o sa Israel. Pero ang tanong, alin yung Sabbath na kinikilala ng Panginoong Diyos na siya mismo ang nagtatag nito? Kung ating susundan at babalikan ng banal na kasulatan, ang tatlong Sabbath na ito ay hindi masusumpungan sa Biblia sapagkat ang nakatala sa banal na kasulatan, ang ikapitong araw, yun yung Sabbath ng Diyos. Kung ating babalikan ang paglalang sa panahon ng creation, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Sa ikapitong araw, siya nagpahinga, kanyang binasbasan, at kanyang ginawang banal. So itong Friday, hindi yan ginawang banal ng Diyos. Hindi yan binasbasan. Hindi rin ang Diyos nagpahinga riyan. Ito namang Sunday, o first day of the week, hindi rin yan kinilala ng Diyos na Sabat. Sapagat hindi naman yan ang araw ng pahinga, hindi rin ang araw na binasbasan niya, at hindi yan ang araw na banal. Ang ikapitong araw na inutos ng Diyos sa Exodus chapter 20 verses 8 hanggang 11 na kung ating susundan, ito yung araw na pinagpahingahan ng Diyos, kanyang binasbasan at ginawang banal. At higit sa lahat, kung inyong mapapansin dyan, ang sabi sa verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Alin po ang Sabbath sa Panginoong Diyos? Yun pong ikapitong araw. Hindi yung ika-anim, hindi yung unang araw, hindi yung ika-anim na Friday, hindi yung unang araw na Sunday, kundi yung ikapitong araw na kung tawagin sa atin ngayon ay Sabado. At yung mga tatlong Sabbath na sinasabi niyan, mga Roman Catholic po ang nagbanggit niyan, na para palabasin na tama rin yung Sabbath nila na Sunday. Pero kung ating babalikan, yung kanilang Pasyong Mahal, sa page 5, ang sabi roon, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, kung kaya't ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So maliwanag mga kapatid na ang ipinapangilin at ipinapasunod ng Diyos sa tao ay Sabado, hindi Biyernes, hindi rin ho Linggo, kundi Sabado. Sa aklat din po ng tinatawag nating Converse Catechism of the Catholic Doctrine, maliwanag sa page 50 o 50 ay makita natin doon na ang tanong ng pari, which is the Sabbath day? Ang sagot niya, Saturday is the Sabbath day. Then why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church, ang sabi roon, changed the solemnity or transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ang nag-transfer ng kabanalan, hindi ang Diyos, mga Katoliko. Malilipat ba? O at mababaliwala yung ginawa ng Diyos? Hindi ho, sapagkat ang Diyos ang nagtatag, siya ho ang nagpahinga, siya ang nagpabanal niyan. So walang ibang araw na banal, at walang ibang araw na kinikilala ng Diyos na Sabbath, walang iba kundi ang ikapitong araw ng Sabbath. Kung kaya mga minamahal na mga kapatid, kahit na maraming Sabbath kinikilala ang tao, kahit na araw-araw Sabbath sa kanila, walang ibang araw na itinakda ang Diyos na dapat na ipangilin ng tao, na dapat sundin ng tao, ang ikapitong araw ng Sabbath at yun yung Sabado. Meron din ang silitawan ngayon na ang sabi nila, yun daw, si Kristo ang siyang Sabbath natin. Mali rin yun. Wala sa talata ng Biblia na si Kristo ang Sabbath, mga kapatid ko. Kaya, kung gusto ninyong tuklasin ang katotohanan, huwag kayo makinig sa dictionary na sasabihin nila na ang Sabbath ay tatlo sa Jerusalem. Ang totoo niyan, mga kapatid, sa aklat ng Muslim, sa kanilang Holy Quran, ay makikita natin ang Sabbath ay Sabado, na ang sabi roon, mga kapatid, doon sa mga hindi sumusunod at lumalabag sa araw ng Sabado ay tatawaging mga unggoy, mga kapatid, sa Al-Baqarah, no? Sa Surah Al-Baqarah 265. Kaya makita natin, maging sa aklat ng Muslim, sa Surah Al-Baqarah, ang Sabado, ang Sabat. At huwag itong lapastanganin sapagat ang tawag sa mga lumalapastangan sa araw ng Sabat o yung Sabado ay unggoy ang tawag. Papayag ba kayo tatawagin kayo unggoy? Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang Sabat ginawa para sa tao. Anong araw yon? Ikapitong araw. Nung ang ating Panginoong Yesus ay narito sa lupa, ang kanyang pagpunta sa sinagoga ay tuwing ikapitong araw. At ang sabi sa The Living Bible, Luke 4:16, every Saturday o sa tuwing Sabado,
siya pumupunta. So ang kanyang mga lingkod, kung ikaw ay kumikilala na si Kristo ang head of the church, kung si Kristo Sabado pumupunta sa simbahan, ganun din ikaw, Sabado din dapat pumunta sa simbahan. Hindi Linggo, hindi kayo magpanagpo ni Kristo. Kung nasaan ang ulo, naroon din dapat ang katawan. Dahil si Jesus Christ, ang head of the church, dapat tayo na mga tao, sumampalataya sa Kanya, at kabilang sa body of the church ay, mga kapatid, dapat tayo ay naroon kung nasaan ang ating Panginoong Jesus. So, kahit na tatlo ang Sabat na binabanggit sa Israel na nasa dictionary, Friday, Saturday, and Sunday, ang tamang Sabat po dyan yung ikapito, yung Sabado. Maging masunod rin tayo sapagkat ang tungkulin ng tao sa Diyos ay sumunod sa kanyang mga utos. Ecclesiastes chapter 12, verses 13. Nawa ay nakatulong ang ating video na ito. God bless you and ingat.